Nagpapatuloy ang pagtanggap ng mga reklamo, problema ng ating mga OFW dito po sa Bantay OCW Program mula sa inyong Bantay OCW Foundation. Ito po ang inyong Bantay Kaso mula sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. Napakarami nating mga kababayan hanggang ngayon problemado sa kanilang pangingibang bayan. Mula po sa Kuwait, makakausap natin si Dang Lirio. Dang, kumusta ka dyan? Hello po, Ma'am Susan. Dalawang buwan pa lang ako dito ngayon sa Kuwait. Par nung una po kasi, maganda naman yung trato ng boss ko sa akin. Pero nung after 3 days, doon po nagka-problema na ako. Kasi mahirap po pala talaga silang pakisamahan. Tsaka hindi po yun ang napag-usapan namin noong una. Sabi kasi po, nung kumuha sa akin, is tatlo kami, tatlo-apat sa isang bahay. Magtutulong-tulong po ng work. Alam naman po noon na opera na po ako. May mga sakit na rin ako. Pero dumaan nga po ako sa mga medical exam. Pumasa naman po. Kaya lang, hindi ko naman inaasahan na ganito kabigat yung load nung trabaho nila. Nagreklamo po ako nung una. Sumulat pa nga po ako ng resignation letter. Pero hindi po binasamo po. Hindi niya po tinanggap. Sinabihan po ako na if ever gusto mo, bayaran mo na lang yung binayad ko sa agency. That was $200. Nagkamali po siya nung figure, Ma'am Susan. Sabi ko kung $200, yung isang sweldo namin, pwede ko na po yung ibigay sa kanya para po ako makauwi. Tapos sabi niya, no, it's not $200. It's $2,000. Doon po ako na paano kasi po. Ano po pala yun? Grabe po pala yun. Medyo mabigat, di po namin kaya talaga i-produce ang $2,000 ngayon. Simulan ko muna ha. Nag-apply ka ba sa isang recruitment agency dito sa Pilipinas para makarating dyan sa Kuwait? Actually, Ma'am Susan, hindi po ako nag-apply. May kumuha po sa akin na kaibigan, rin ang kaibigan ko. Pero walang recruitment agency? Yung Danasan Agency po, Ma'am. Okay. Dumaan pa rin po ako sa legal na proseso. So may Danasan Recruitment yung agency? Oh, Danasan Recruitment, okay. Manpower Agency po. Pagkatapos, bumiyahi ka na dyan. Ang sabi sa'yo, tatlo o apat kayo sa isang bahay. Okay, ano po sana ang trabaho ninyo? Sa kusina po sana. Yun po kasi napag-usapan namin nung nag-recruit. Pero pagdating nyo, mag-isa ka lang pala dyan? Opo, doon na po ako nagka-problema. From the very beginning po, sinabihan ko yung among ko ng tapat na hindi ko kaya yung trabaho. Gaano po sila karami dyan sa bahay, ilang miyembro ng pamilya, at ano-ano yung mga tinatrabaho nyo? 7 po sila lahat, ma'am. Oh, marami rin ha? May bata pa? Aking pamilya po sila. Wala po. Malalaki na po. Okay. Kung minsan po, 6 lang. Kasi yung anak ng boss ko na isa, paminsan po siya pumupunta. Pag siguro off ng trabaho, andito po yun. Kaya sumali, 6 po sila lahat. Kasi paminsan lang yung isa po yung anak. So lahat sa iyo? Laba, plancha, luto, linis? Lahat. Lahat po. Okay. Sabi nyo hindi nyo kaya yung trabaho. Nagreklamo kayo. Pinababayaran sa'yo ng $2,000. Dollars. Dollars po. Tama. Mm-hmm. Yan po ang huling usapan ninyo? Opo. Hanggang sa kinukulit po ako niya, Ma'am Susan. Nabayaran ko daw yun. Then you get back to your country, sabi niya. Sabi ko, I don't have the capacity yet to pay that amount. My children cannot afford to pay that. Alam na po ba ng agency ninyo na nagpaalis sa inyo yung problema ninyo ngayon? Alam po nila. Tumawag nga po yung agency dito po sa Kuwait. But to the point po, Ma'am Susan, na sinabi sa akin ng agency na hindi daw po sakop nila yung asikasi po. Direct hire po akong kinuha ng kaibigan ko.
kumbaga sa ano po, labas na sila sa usapan noon. Ah, ganun? So, ang gustong bumibitaw ng obligasyon yung agency. Eh, sila po ang nagproseso ng inyong dokumento. Yun po, ang masama kung naramdaman doon. Kasi sila po yung nagpabili sa amin dito ng $2,000 each. Tapos po, ganun ang sasabihin nila sa amin. Nalabas sila kasi usapan po namin nung kumuha. Ganun-ganun daw po. Ang ibig yung sabihin, itong employer ninyo, binayaran niyang agency ng $2,000. Opo. Tama po? Tama? Tama po. Tama. So, itong agency sa Pilipinas, binayaran ng employer ninyo at ngayon, ang sinasabi ng employer, isoli nyo sa kanya yung binayaran dito sa agency sa Pilipinas. Opo. Yun ang sabi sa akin ng boss ko. Yun ang pagkakaintindo ko, Ma'am Susan. Yun ang gusto niyang sabihin na kung isa sa uli ko daw yung 2,000. Sabi pa nga po, actually, it's more than 2,000. Ang ginastos niya. Opo. Ang ginastos nandiyan niya para po sa akin. Opo. Actually narinig po niya. Yung... Opo, narinig tayo. Kayo. Kasi po, nag-English ako. Naintindihan po niya yung iba. Actually, yung lalaki po sana, Ma'am Susan, very vocal po yung ugali niya. Na problema lang ako, yung wife niya. Yun po ang problema ko sa madam. Kasi po, di niya po naiintindihan. Pag nag-English, di po niya ako naiintindihan. Nahihirapan akong makipag-communicate. Dumating na nga po sa point na hindi na ako nakakakain ng sapat na food. Nanghihina po ang katawan ko sa sobrang po ng trabaho dito sa kanila. Tapos nagalit pa po yung agency ko. Trabahuhin mo ng mabuti yung trabaho mo. Sabi po ng agency ko na ganun. Sabi ko tinatrabaho ko po pag wala 5 o'clock early in the morning. Kinakaya ko po lahat. Gagawin ko lahat, sabi ko. Para wala lang po silang masabi. Pero hindi pa po sapat dun sa madam ko yun. Galit na galit po sa akin. Dang, first time mo itong pag-a-abroad? First time ko pong pag-DH, ma'am. Oh, bakit po kayo nag-abroad? Sabi nyo pa, operada na kayo. Bakit pa kayo umalis? Napasubo ako, ma'am, nung offer eh. Kasi sabi nga po nung friend ko na nag-recruit, sa kusina lang po ako. So, bali, in-assess ko naman po lahat kung kusina lang, cooking. Kaya ko naman po yun, linis. Kaya ko pa naman po actually kahit operada ako, ma'am. Tsaka sa hirap po ng buhay natin dahil po sa pandemic. Yun po kaya grinab ko. Ang dami naming utang na dapat bayaran. Kaya po kinuha ko yung offer na to, ma'am. Pasensya na po, wala din po kasi trabaho yung family, yung asawa ko. Saka may college pa po ako na punso eh. Kaya po, kinuha ko po yung offer na to, Ma'am Susan. Taga saan kayo sa atin? Legazpi po, Albay. Ah, okay. Opa. First time pa, tapos operada kayo. Ang problema, ayaw panagutan nung agency mo dito sa Pilipinas. Yun ang gusto niya sabihin. Opa. Naku, hindi po pwede yon. Hindi po pwede yon dahil ang ahensya na nagpaalis po sa inyo, nagproseso ng mga dokumento ninyo, siya ang mananagot sa buong panahon ng inyong pag-a-abroad dyan. At ngayon, sabi nyo nga, hindi naman nasunod yung kontrata. Yung kontrata po ba, hawak ninyo? May pinanghahawakan kayong kontrata? Opo, nandito po sa amin. May kanya-kanya po kami kaya nung kontrata, Ma'am Susan. Wala pa po kayong pinagreklamuhan? Pinagsumbungan ang kalagayan ninyo dyan? May isang tumulong po na neighbor ko. Kaya lang wala pa naman pong ano. Wala pa naman po silang follow up kung ano na. Wala pa naman po silang pong anong update po. Bali po nakadalawang buwan na kayo. Yung dalawang buwan, pinasweldo na po kayo? Ay, nung una po ayaw niya akong bigyan ng sweldo, ma'am. Bakit? Kasi nga yung balak niya daw. Para daw po gamitin ko na nga po sa ticket. Iuwi daw ako sa Philippines kasi nung nalaman niyang may sakit ako, nag-defend na po kasi ako, magpapabitli sana ako ng gamot ko kasi mauubos na dalawa na lang. Eh, iba po yung brand name. Ayaw ko naman pong sumubok yung ibang brand. Sabi ko, paggabi po kasi nilalagnat na ako, sabi ko sa boss ko, di ko na po kaya. Kaya sabi ko, pwede po ako magpabili ng gamot.
hanggang sa, yun nga, ayaw pa nga ako nilang swelduhan kasi gagamitin sana po yun para pauwiin nila ako. Eh, nagbago po yung isip niya nung nakita niya kinakaya ko naman kahit masakit na po yung gulubod ko. So ayaw ka na niyang payagan ngayon hanggat hindi mo binabayaran yung 2,000 US dollars. Opo, yun po talaga po ang ginigiit niya hanggang ngayon po, ma'am. Napakalaki po nun ha, yung 2,000 US dollars. Opo. Yun daw ang ginastos niya? Opo. Pero po, hindi naman siya nananakit. Physically po, hindi sila nananakit. But mentally and yung speech po is doon po sila bumakabawit. Emotionally po, akong nade-disturb na. Kasi po yung iba naman kasi Arabic words na iintindihan ko. Kasi before kami hindi ni-deploy, training po kami sa OWA. Yun po ang kagandahan nun. Kaya alam namin yung ibang words nila. Although hindi po sapat yung natutunan namin doon sa OWA. Kasi it's only trainees po yung training namin doon. Yun po, ma'am, naiintindihan ko yung iba. Okay, so gusto niya nang umuwi? Opo. Gagawin ko po sana makauwi na lang ako. Kaya nga po ako lumudulog po sa agency niyo. Baka po makatulungan na lang ako po may mag-sponsor dyan. Anyway po, college graduate naman po ako. Baka po hindi po ako nawawalan ng pag-asa kasi alam ko po na patapos na rin naman yung pandemic sa atin. Kahit bayaran ko na lang pagka nakabalik po ako sa trabaho ko. Nawalan lang po talaga kami ng mga trabaho po dahil nung pandemic na yun, Ma'am Susan. Relax po muna kayo. Inom ka ng tubig muna, ate. Inom ka muna. Ayan, okay. Nakainom na kayo ng tubig. Ayan. Relax muna. Naku, saan ba kayo naoperahan? Ano ba yung operasyon ninyo? Tatlong beses po akong cesarean. May dalawa pong sa stone. Nakadalawa na po ako, Ma'am Susan. Kaya po, nagkautang-utang kami ng asawa ko dahil yung latest po, bago pa lang, 2019 po yung pinaka-latest. Tsaka first time nyo pa yan na pag-a-abroad. Sige po, binibigyan kita ng pagkakataon, Dang. Pwede kang manawagan, lalo pa, meron ng Department of Migrant Workers, ang ating mga OFW, kayo. Go ahead po, manawagan po kayo. Magandang araw po sa inyo. Sana po matulungan nyo ako dito sa kalagayan ko ngayon dito sa Kuwait. Gusto ko na pong makaumbi sa atin sa Pilipinas. Nagkamali lang po ako ng decision nung pagpayag ko po na pumunta dito sa pag-aakala po magandang trabaho yung maaabutan namin dito. Kasi yung po naman ang sabi ng mga nagre-recruit, isa lang po ang sa mga nabiktima nila. Ano po, pabigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon para makauwi na lang po sa atin. Tulungan niyo po sana. Alam ko anong gagawin ko sa araw-araw na tuwing sinisigawan ako ng aking amo. Nagkakaroon po ako ng mentally distress order po sa isip. Ayoko po umuwi ng isang araw na para na akong baliw. Sayang naman po ng mga pinag-aralan kong yun. Hindi po kasi kaya ng pamilya namin, Mami Susan. Napaka sobrang pong mahal ng hinihingi nila. Ipapaabot po natin kaagad yan sa tanggapan ni Secretary Susan Ople ng DMW, yung inyong departamento. At syempre, yan din yung panawagan mismo o pahayag sa State of the Nation address mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sabi niya ay proteksyonan at ang agarang pagpapauwi sa ating mga kababayan katulad po ninyo. Hihingi po tayo kaagad ng konsiderasyon sa inyong kalagayan dyan. At sabi niyo naman, silang hindi tumupad dyan sa inyong kontrata. Sige po, paparating po natin itong problema ninyo. Relax na po kayo ha, yung puso ninyo, yung inyong kalusugan, yan ang mahalaga dyan. At na makabalik kayo dito ulit ha, ng malakas. So ibig sabihin, hindi ka na mag-abroad. Ayoko na po, kahit gaano kaganda. Ayoko na po. First and last, nadala ka agad. Oo. Sige po, ingat po kayo. Ingat po kayo dyan. Magte-text-text po tayo, mag-message kayo sa amin kung meron kayo nais na ipaabot. Pero gagawin na po namin ang aming magagawa dito sa Bantay OCW program para po matulungan kayo makauwi sa lalong madaling panahon. Okay po? Maraming salamat po, Ma'am Susan.
Si Dang Lirio na nasa Kuwait, mga kaibigan, ayan po, talagang mahirap ang kalagayan ng ating kabayan. Hindi niya alam na yun ang aabutan niya dahil hindi niya nasunod naman ang kontrata at ngayon pinagbabayan siya ng malaki. Ayaw naman panagutan ng ahensya na nagproseso ng kanyang kontrata at hindi rin po pwede yan na sila lang yung nag-process at pagkatapos ay wala silang responsibilidad. Naku, mananagot kayo dyan sa Department of Migrant Workers dahil ano man ang nangyari sa ating OFW, pag kayo ang nagproseso ng mga dokumentong yan, may pananagutan po kayo. Pwede kayong matanggalan ng lisensya, masuspindi o di kaya makanselahan, makansela ang inyong lisensya kung hindi po kayo tutugon sa panawagang ito. At para sa update hinggil sa problema ni Dang Lirio, ay ang magandang balita, nakauwi na po siya noong August 15, yun ang kanyang flight, at matapos siya makapagreklamo, binilhan siya ng ticket ng kanyang amo, pero hinilingan siya na iurong na ang kanyang kaso. Maraming salamat sa ating Department of Migrant Workers at sa lahat po ng mga nakipagtulungan na makauwi sa lalong madaling panahon si Dang Lirio. Welcome back at natutuwa kami na nakauwi ka na, nakabalik ka na sa Pilipinas, Dang. Ito po ang inyong Bantay Kaso mula sa Kuwait, ang ating kausap dito sa Bantay OCW Foundation. Basta tatandaan ninyo, Dang, tandaan mo ito, lahat ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, huwag na natin problemahin. Ito po ang inyong Bantay OCW program mula sa Inquirer.net, Inquirer Television at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan Kay.